So ayun, magandang gabi, magandang umaga mga kakamot. Basta ewan kung anong oras nyo ito pinanonood. So ayun, dito sa video na to, dito sa content na to, tatalakayin natin magkano nga ba ang nagagastos ng day old to 1 month na sisiw. Meron tayong 27 na itlog. Titingnan natin kung ilan yung mapipisa dun sa 27. Tapos, yun, ito yung part 1 na gagawa natin siya ng content na magkano nga ba ang ginagastos ng day old na sisiw hanggang sa month old. 1 month old lang ang gagawin natin. So, yun, let's go! Marami akong guta! Ayan guys, time check tayo. Mag-aalas 4 na. Yun, isasalang na natin itong itlog, 27 eggs. Kinuha natin yung isa, hinabol natin. Ayan. So yun, punta na tayo dun sa farm build. Isalang na natin sila ngayon. Let's rock! So ayan na yung farm build. Diyan tayo magpapa-incubator sa kanila. May sala ngayon, tita. Ah, wala pa. So, ayun. Update lang ulit. Yun nga, kahapon, hindi tayo nakapagsalang ng itlog dun sa incubator. Kasi nga, sira daw. Webes pa yung salang. Eh, baka masira naman yung itlog masyado kasi matagal na siyang nakistock sa ref. So yung kaninang maga, hindi ko na siya nakuna ng video at hindi ko na rin na, hindi na rin ako nakasama kasi mabawal na lumabas. So yung pinadala ko siya dun sa kapatid ko para isa lang siya dun sa dalawang inahin na naglilimlim dun sa bukid. So yun, hintayin natin ng 10 days, sana makapunta tayo dun para i-candling natin kung ilan yung magkakaroon ng similya o mga walang similya yun para ma-check din natin. Tapos papakita ko sa inyo din doon yung lugar kung saan pag yung kasi doon sa mga video na nakita nyo dyan is hindi pa yan yung paglalagyan talaga natin kasi nag-lockdown lang hindi natin makasikaso, hindi ko naman kaya ng solo kasi nakakahiya din sa mga frontliner natin na sa bawat barangay na pabalik-balik natin. So yun, bibigyan ko kayo ng update. April 25, candling ng itlog. Pupuntahan talaga natin, bibigyan nyo natin makapasok. So yun, abangan nyo. Kaya gagalit! Binigyan pangit daw! Punta ka na yung mga mamamatay na yun! Hindi ah! Punta ka na! Pukulog mo pa kayo! Ay, mga kulugoy na kayo! So yun, nandito na tayo sa bukid. Hahanapin natin kung saan nilagay yung mga itlog. Diltik na yan. Ako pa ang paghahanapin. Alam naman kung saan nakalagay. Sa gubat daw. Sigurado 100% na ang dingin sa may bukong na yan. Silipin natin. Ah. So, ayan. Andyan yan. Andyan yung mga itlog. Sana andun pa sa taas. Diyan daw nila nilagay. Sasampa tayo mamaya. So yun, ito nga pala yung gagamitin natin sa next breeding natin.
yan dom na yun. Susubukan natin. Pero to aquarium ng kapatid ko galing sa kumpare ko. Yung lahi ang naka-cross na yan sa Boston. Kaya ah, diyan, alam mo sasabi mo. Salita daw ako ng salita, natarantado pa. So ayun yan, gagamitin natin yan dun sa mga hen natin, susubukan natin. Isang linggong ipon lang ng itlog, tapos salang na agad. Kumbaga magkaroon lang tayo ng gantong kulay. So ayun, ayan. Ayan yung mga manok dito. Ayan, sa tito ko, tsaka sa kapatid ko. Kumbaga, kaya nga hindi pa tayo dito nakakapaglagay. Yun nga, nag-total lockdown na konti lang yung pwedeng makalabas kasi dito sa aming lugar. Kaya, hindi ko pa nalilipat. So, yun, mamaya pagsampa natin dun sa taas, pakikita ko yung magiging talian nila. So, ayan yung mga manok nila. Hello, Misa! Misa! Huh? Misa! So, ano mga palahi nito dito. Ayan. Tapos ito. Ito yung huling batch na ito. Napagkakain daw ng pusa eh. Puro tandang pa. Kaya nga, konti lang natira. So, ito. Yung hatch nila dito. Yan, medyo magandang klase na ito. Kaya next year, maganda na rin yung sigurado yung mga palabas nila. Tapos ito yung aking lazy roundhead cross sa Gilmore. Yan, dinala ko siya dito kasi hindi ko mapaitlog. Yan. Nagamit ko sa kapatid ko, baka sakaling mo kayo. So yun, sampa tayo dun sa taas. Tingnan natin yung pagiging pwesto. Tara, samahan niyo ako. So ayun, nandito na tayo sa taas. Nakakapagod kasi ahon lusong. So ayun, pakikita ko sa inyo kung saan yung magiging pwesto natin. Malawak siya guys kasi, pero hindi naman natin kayang punuin kasi hindi naman natin kayang sustentuhan lahat. Malawak to masyado kaya kumbaga dito lang tayo mag-i-start. So yun, so yan. Huh! Kapagod. Hindi tayo mahihirapan kasi may bahay dito sa taas. Kaya kung maglagay tayo dito, pwede tayong mamili kung saan natin pwede tayong maglagay. Pero yan, yan yung lugar dito. Kaya kumbaga siguro kaya dito kahit mga 1,000 tinali kasi sa sobrang lawak niya dito guys. Ayan. Meron pa siya hanggang dun sa dulo pero konti lang yung gagawin natin kasi masyado malaki din puhunan pag pumasok ka sa gintong sa pagmamanok. Ayan, kung makikita nyo, ayan, pag pinalinisan natin yan, ayan, meron na pala dito. Pababa pa, bukod yung nakita natin. Kasi yung baba nito, guys, mailog na. So, ayan. Oh, ito pala yung naging provision nung nakaraan. Ang pakalaking sunog nangyari. Kasi, nakaano nga, merong nakapasok. Siguro, naglaro ng apoy. Ayan, tignan nyo.
Laki masyado. Lawak. Lawak na nasirang kahoy yan. Sayang. So yan. Hanggang dito tayo pwedeng magtali kasi yun dun sa dulo, bangin na yun. So pwede pa tayo dito gumawa ng net para alpasan ng mga sisiw natin. Pwede pa tayo maglagay dyan. Yung baba kasi nyan, ilog na. So ayan, ang ganda nyan pag nalinisan. Meron pa yan hanggang doon pero hindi na natin iikutin kasi hindi na maganda doon magtali gawa ng sobrang daming mangga. Hindi maganda para sa manok kasi makukulangan sila sa init. So ayan. Lawak na masunog. Yan yung ilog. Ayan na yung pinakang dam. Yan, nakikita nyo yung bahay na yun. Kasi may mga cottage. Yan yung dam ng Magdalena. Basta malinisan lang to. Pagdating siguro ng nagkaroon na tayo ng budget, kaya natin siguro. Kaso sa panahon ngayon, konti-konti lang produce natin. Siguro mga 30 pieces na tandang pwede na yun. Yan yung ilog. Kaya hindi pwede na dito magano. Magtali. Gawa ng sobrang taas. Pwede palang bumaba dito kaso nakakatakot. Ayoko. Ang ilog pa rin. So yun guys. Ito pa yung kabilang area. Kaso nga lang, magiging problema dito, kalandami nating kalaban. Siyempre, naandyan ang bayawak. Naandyan ang sawa. Naandyan ang kobra. Naandyan ang uwak. Kaya kailangan secure tayo sa paggagawa ng range natin. Kasi hindi pwede basta-basta yung paggawa natin. Kasi sayang. Kung basta lang natin sila alpasan dito, talagang magiging style lang nila survivor. Tayo maglalagay sa taas. Saka dito sa mga pababa. Ayan, mga ilan-ilan dito. Tapos, dun sa mga nakaraang video na ginawa ko, kung nakikita nyo, hindi pa siya ganun kaganda. Ang magiging purpose lang yun is, dun natin ilalagay yung mga sisiw natin. Kasi sa panahon ngayon dito, mahirap. Tapos wala pa tayong budget. Kaya puro improvise muna ang gagawin natin. Pero ito lang yung target natin. Itong area nga yan. Yan may bahay. Paikot dito. Hanggang dun, kanina dun, sa baba na tinuro. Pinuntahan natin. Tapos yan. Kung magkataon, kaya na natin mag-produce ng napakadami. Pero sa panahon ngayon, sinabi ko nga, mahirap. Kaya siguro, ang malalagay lang natin is 30 pero napakalaki pa na itong area na to. Kaya nakita nyo na yung magiging lugar natin kung sakali. Hindi pala kung sakali. Magtatali talaga tayo dito kasi dun sa lugar natin. Kundi lang yung kaya natin. Lagi ba mga mga 10 pieces lang. Persahan ko. So yun yan, nakita nyo yan. Yun tayo sa mga dito sa buong palibot na to tayo maglalagay. So yun, sana kung dumating man yung panahon na yun is sana maging okay. Tapos yun nga, yun, singit ko na din nga pala dito na gusto ko din sana kasi talaga uling mag-alaga ng rabbit tsaka guinea pig kasi dati talaga nag-breed ako ng ganun. Tapos yung mga daga, kaso ngayon
kailangan ko muna mag-focus muna ako sa isang. Pero dalawa na sila, aso tsaka ano. Kasi kaya hindi ko kasi na binoproblema yun sa aso kasi talagang madalas natutok doon yung tatay ko. So yun. Dito, yun. Dito din sa part na to. Ayan, dito sa baba, dito ko gustong maglagay sana ng rabbit pag pumayag yung tito ko naman. So yun, magpapaalam ako. Kasi sa lolo namin tong lupang to eh. Kaya, tenga. Kaysa gubatin, lagyan na lang natin ng hayo para lagi din nalilinis. Tapos, yun nga, guinea pig tsaka rabbit. Yun. Magsisimula siguro tayo kung magka-budget talaga. Kahit mga 2 pair lang para iwas inbreed, yun nga. Yung sinabi ko dun sa mga video ko dyan. Yun ang hindi natin kailangan yung mag-inbreed tayo kasi para hindi lumiit o kumangit yung ipuproduce na. So yun. Muli guys, salamat ulit dito sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Doon, ito nga palang, siguro ito yung part 1. Part 1 ng ating video. Kasi dito sa video na to, yun nga, ipakikita natin magkano ba ang ginagastos ng day old sa 1 month old. So yun, ito yung part 1. Abangan nyo sa March, April 25 yun, magkakandling naman tayo ng itlog. Dun sa 27 eggs, titingnan natin kung ilan yung matitira. Tapos yun, aabangan natin at susubaybayan natin magkano ba ang ginagastos ng isang sisiw day old simula 1 month old. Kasama lahat. So yun, abangan nyo guys. Maraming salamat. Peace out.